so makabayani, good thing ah. Mm-hmm. Meron ding good point yung broker. Again, welcome back to my channel. So, for today's vlog, mga kabayani, nakikita nyo ba? Meron akong cute na baby dito at kasama ko ang mommy niya. So, kung napanood nyo po yung dati kong vlog, nag-vlog din ako about sa maternity. So, ngayon, kasi maraming nagtatanong, so yung mga ibang katanungan na yon, kay Joe natin malalaman at sasagutin ni Joe. So, Joe! Bati ka muna sa ating mga subscriber dyan. Ay, mga kabayani ni ate. Ayan, nahiya si Jo. Okay, maraming nagtatanong. So, Jo, di ba dito ka nga ng anak? Opo. Sa palagay mo ba, masasuggest mo sa mga ibang OFW dito na nagbalak ding magbuntis? So, masasuggest mo ba sa kanila na mga anak dito sa Taiwan? Ano eh, case-to-case basis din kasi sa akin, okay naman siya. Lalo na kung meron kang mga kamag-anak na makakapunta dito para tulungan ka, tsaka kung hindi man ay yung mga kaibigan mo. Tapos pagdating sa expenses, mas masasabi kong mas okay dito kasi hindi siya ganun ka ano, kamahal, hindi tulad sa Pinas pag nanganak ka, kailangan mo talaga ng malaki-laking pera. Mm-hmm. So, ibig sabihin, nung time na nabuntis ka hanggang ayan nanganak ka, eto na si baby, hindi ka ba nahirapan? Hindi naman, kasi inalaw naman nila eh, lalo na sa ase, okay lang din naman sa ase. Mm-mm. Depende rin siguro sa company, kasi meron, ang narinig ko, merong company na nagpapauwi talaga eh. Oh. So, yun mga kabayani, ang alam ko din talaga minsan, depende sa company, pero yung pagbubuntis, alam ko, bagong law or nasa Taiwan law na yon na pwede kang hindi umuwi. Pero depende pa rin po. Katulad namin na factory worker dito sa amin sa ASE, allow kami, pero yung pong mga caretaker, hindi po namin alam yung ano nila, rules. So, Jo, yung ilang buwan yung leave na binigay sa'yo ng company? Bali, ano siya, wala siyang 2 months kasi ano lang siya, 56 days. Ah, okay. 56 days. Start yun nung nag-leave ka hanggang sa mga anak. Opo. Ah, okay. Then, ang isa sa mga tinatanong lagi, mga nagme-message sa akin, or ano, magkano daw ba ang nagastos mo sa panganganak? Yung panganganak na lang, wag na natin isama yung check-up, yung that opo, time. Opo. Kasi lahat-lahat nung naging bill namin ay 32K NT. Plus, basta ko lang 33 siya. 33K. Ah, okay, 33K. So, yung lahat ng binayaran na yon, wala yung sasabihin natin, halimbawa na refund, walang ganun. As in talagang, di ba parang meron silang tinatawag na, ano ba yung insurance? Walang ay, ganun. Ano, bawas na po yun. Ah, bawas na. Bali, parang nasa ano siya eh, 50 plus. Ah, kumbaga yung health card natin. Ako, yung sa health card. Ah, okay. So, yun pala yun mga kabayani. So, yung pag nanganak ka dito, magagamit mo yung health card mo. So, maayos nga. Then, sa mga papel, hindi ba kayo nahirapang mag-ayos? Hindi naman, kasi paglabas naman ng ospital, binigay naman nila agad lahat yun eh. Hindi naman eh. Ah, okay. Bali yung, ano lang, yung medyo nahirapan kami, yung sa travel documents ni baby, kasi, ano, yung, kailangan kasi yung sa birth certificate niya, ano, masailan kasi sila doon, kasi yung sa birth certificate niya ay, hindi naka-indicate din yung apelyido ko kasi nga hindi pa kami kasal. Hindi rin pumayag yung ospital na gamitin yung apelyido ni Jerome. Ah, okay. So ngayon, paano? Ay, sa Meco, ano siya? Opo, pinaayos namin siya sa ospital din. Bali, binago nila, tapos nilagay nila yung apelyido ko. Ah, okay. Ah, ibig sabihin, nung na-register si baby, apelyido ni Jerome. Opo. Tapos, file lang kami ng affidavit. Ah, okay. Tapos nung sa ospital, apelyado mo muna. Tapos pagdating ng travel record, apelyado na ni Jerome. Ah, okay. Parang nagkaroon ng conflict. Mm-mm. Kasi magkaiba. Opo. So, ayun po. Kasi hindi pa po nakakasal si Joel at saka si Jerome yung
itong aking dalawang kaibigan, kaya ganon. So, magkakaroon po kayo ng idea kung halimbawang sakali na hindi pa kayo kasal, meron kayong mga aayusin. So, yung maternity benefits mo, na-claim mo na ba? Opo. Madali lang ang pag-aayos niyo? Kasi si broker naman ang ano niya, ang nag-asikaso. Bali, hiningi niya lang yung mga requirements sa akin na hindi na, wala naman na rin kaming ano, masyadong... Ah, tinulungan kayo ng broker? Opo. Basta nung bago kami lumabas ng hospital, ano, nag-message na sa akin si broker na kung anong kailangan. Kaya na ano, naasikaso agad namin sa hospital kung anong kailangan namin bago kami lumabas. Kumpleto na. Oh, so mga kabayani, good thing ah. Mm-hmm. Mayroon ding good point yung broker. Broker namin. Kasi mismong broker po pala namin ang tumulong kay Joe para dun sa maternity benefits na makiklaim niya. Saglit lang yon. Mabilis lang. Kasi nung pagbigay ko sa kanila, wala siyang 1 month eh. Nakuha oh, diba? Na. Oo, kasi nanganak po si Joe ay January 17. Kaya, oh. So, ayun pala mga kabayani, depende pa rin ha, case to case basis po tayo dito. Pero yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo at makakuha kayo ng opinion kay Jo. So, yung mga gamit sa ospital, hindi ba mahirap? Yung mga kailangan ni baby, na-prepare nyo kaagad yun? Hindi, kasi halos kompleto sila sa gamit eh. Mm-hmm. Bali, ang hiningi lang nila sa amin ay yung diaper niya tsaka yung gatas. Ah, okay. Tapos, bali, wala nga yung mga dala namin kasi nagbili kami ng kompleto din na gamit ni baby, mga damit, mga ganyan. Pang ilang days niya doon. Hindi nila kinuha. Yun lang talagang diaper tsaka yung gatas. Gatas? Ah, okay. Yung mga iba-ibang mga gamit-gamit, hindi na. Hindi na. Sa kanila na. Parang sagot na nila. Op. Yung meron kasama lang, na. Meron lang silang chinarge na ibang mga gamit. Mm-mm. Pero yung iba, sa kanila na. Pero yung halos yung kumbaga sa mga gamit na yon kasama na yung dun sa binayaran mo na nasa 33K. Apo. Oh, ayun pala mga kabayani. Pero ano din, maganda rin yun na free trade kayo kasi diba, depende, hindi rin natin alam, baka depende sa hospital na panganganakan mo or clinic man yan or kung ano man. Kaya ayun, so thank you so much Jo, thank you sa iyong pag-share ng mga opinion at ano pang gusto mong sabihin sa kanila, sa mga nagbabalak? Sa mga nagbabalak, magbalak lang kayo. Kabayani, alo, sa totoo lang, maganda din naman talaga, di ba? Kung halimbawang gusto mo nang mag-baby at nandito ka, pwede naman, kaya lang talaga ang problema doon. Depende sa broker, sa company pa din, kahit pasabihin natin nasa loob ng Taiwan. Meron po akong isang katanungan, mga kabayani, na magbibigay sa inyo ng idea. Kasi nga, di ba, nagbuntis si Jo, syempre, factory worker, naka-dorm. So, ang tanong ko kay Jo, Jo, nung time na buntis ka hanggang mga anak, hanggang yung sa ngayon, asan ba kayo ni baby? Naka-apartment kayo? Nung buntis ako, dito pa rin sa dorm. Mm-hmm. Tapos, kasi nga, ano... Dati kasi pwede naman yung stay out. Mm-mm. Kasi nga, ngayon, di ba, nagkaroon ng COVID, naghigpit sila. Pinabalik talaga nila sa dorm. Mm-mm. Yun yung buntis pa ako. Mm-mm. Tapos, nung nag-leave na ako, doon na tumira sa bahay, doon sa apartment na nire-rent namin. Mm-hmm. Tapos, hanggang sa mga anak. Mm-mm. Tapos, hanggang ngayon na, ano? Oo. Hanggang sa uuwi na. So, ibig sabihin, kumbaga, yung experience mo na yon medyo nahirapan ka ba? Kasi, di ba, nagkaroon nga ng pandemic, tapos parang nagkaroon yung dorm ng rules na kailangan umuwi. Ano yung naging sitwasyon nyo nun? Sa akin, okay lang naman kasi yung pagpasok naman ay nagbabas ako. Yun nga lang, medyo delikado yung sa CR, pag maliligo, kasi madulas. Mm-hmm. Hindi tulad na pag sa apartment mo ay ano parang mas safe ka. Oo. Tsaka wala ka masyadong makakasalamuha. Salamuha. So nung time na 'yon, medyo na pressure ka sa mga broker ba dahil pinapabalikan ng doon nung nanganak ka? Sa totoo lang, opo. Napabilis yung pag-design ni Jo. So ibig sabihin, kumbaga dahil lang pandemic doon kami nagkaroon ng problema kasi nga nagkakaroon ng rules yung ASE na yung mga
nasa labas or yung tumitira sa labas nag-apartment, pinababalik ng dorm. Pero kung tutuusin, okay naman, wala namang ganun kahirap na sitwasyon bukod dun sa pagtira sa labas. Nag-resign si Jo kasi iuwi niya ang aming baby. Kaya ayun. Thank you for watching mga kabayani. Salamat po sa suporta at see you on my next vlog. Bye! Thank you, Jo! Bye-bye na, bebe. Ito po ang aming baby.